Hello guys, meron tayong papuntang deliver ng ibon. Ayun ay isang paampon galing sa ating kaibigan sa pag-iibon. So hintayin natin yung deliver. Papunta na dito. Maya-maya, nandito na yun. Mga 10 minutes, nandito na. So hintayin pa natin. Tapos papakita namin sa inyo kung ano yung ibon na ipapaampon niya sa atin. Pero ang sabi niya kasi sa akin ay apat na personata daw yun. So, hindi ko pa alam kung anong personata yung ipapaampon niya sa atin. So, hintayin natin. So guys, nandito na yung paampon ng ating isang kaibigan. Ito, may apat dito. May apat na ibon. Bali, paampon to ng isa nating kaibigan. Ito yung ibon. So, buksan na natin kung anong yung pinapaampon sa atin. So ito na, binuksan ko na. Dalagay ko dito sa tight cage kasi sabi, personata daw to. Ayan na yun. So hintayin na lang natin sila lumabas ng kusa. So yun yung mga kasama nila. Asan? Ayun. Ito. Ayan. Hanggang isang batid din. Next naman. Labas. Oh. 5. Green perso 5. Ayan. Green perso 5. Next. Bas. Ito. Ayan. Cobalt din. Mukhang cobalt. Next. Last one. Uy. GP ulit. Ito. So marami na tayong GP. 4, 5. Ayan, silipin niyo sila. Nag-aaway na yung dalawa doon. So ayun yung ating paampon. Binigyan tayo ng paampon dito. Okay, hanapin natin kung nasan sila. Ito yung isa. Ito. Tapos yung isa. Ayun, GB-pied. Ayun, natatakpan. Ayun, GB-pied. Green perso-pied. Tapos ito yung isa. Green perso. Tapos yung isa, nawala yung isa. Okay, hindi natin mahanap kung nasa yung isa. Cobalt din yun eh. Cobalt. Nawala, hindi ko makita. Ito ata. So ayun, meron tayong apat na ampon na personata. Ito ang ganda oh, GP-pied. So ayun itong isa. Parang laging nangaaway. Ay, hindi yan. Ito. Yan.
Ayan. So meron na tayong apat na ampon. So ilan na ang ating GP natin? 1, 2, 3, 4, 2, 3. Ang tapang, grabe. Kasi masungit. Pero magkakayos din sila dyan. Kakalagay lang. Maya-maya, okay na mga yan. Paliguan natin sila maya-maya, sabay-sabay. Okay, paliguan muna natin sila. Okay, inakay natin. Ayun. Okay, wait lang. Check, check. All right. Nangalay ako. Bila naman. Nangalay na ulit ako. May mga ibang hindi pa basa. So, sila ang pun kaya natin, yung mga hindi pa basa. Ito, ito. Asa na yun? Ayun, may yung nasa iba. Ayun na, ayun na, ayun na. Okay. Yan. Maya-maya, peaceful na ulit. Imposibleng mag-away-away na naman yan. Yeah, sakit. Mas madali pa lang magpaligo kapag ganito yung flight cage. Medyo mababa. Para dito ko na mag-i-spray sa taas. Yan. So ito ang babantayan natin dyan. Ito. Dahil ito yung nangaaway. So ganun talaga kapag bagong lipat, laging may nangaaway. Lalo na yung mga bago. Okay, maya-maya na ulit. Oh, siguro naman ngayon, successful na yan, ha? Oo, ha? Ingay, ang ingay. Ang ingay. Yeah.
Uyun, tapos na. Tapos na, mukhang success. Oh, bugsak. Ooh, bugsak! Nice one. Okay. Kung ito ay successful ulit, hintay ulit tayo ng 1 week. 1 week. Isang linggo ay okay na. Oo. Mukhang successful nga. Nakaano din siya eh. Oops. Hi ma. Hello. Hindi ka makagalaw. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makagalaw. Ikaw. Pagod kayo. Sana all. Good job, good job. Okay, mukhang napagod sila. Te, may dayo ha. Sarado yung mga ano dyan. Sarado yung mga bintana. Te, pasarado ng bintana doon sa kusina. Ay, sa lamesa. Ah. Dali, may dayo. Sikat ka lang dyan. Mahirap gumalaw. Ito, pangalay natin. May bago. Nice, nice. So, gender. Malaki. Saan mo nakita? Dito. Sa loob? Diyan mo, sa bintana. Wow. Biglang dayo eh, hindi ko naman nakita pagpasok mo. Ito. Ito siya. Ay, ano yung pinito niya? Ah, ito. So, ayun nga guys, ang daming nangyari ngayong araw. So, yung una, meron tayong natanggap na paampon mula sa ating kaibigan na taga-Angono. Nakikita niyo yun, kilala niyo yun. Nakikita niyo yun sa Facebook page natin. Yung may nakalagay na hashtag, ayun, isa siya sa admin ng ating Facebook page. So, sa kanya galing yung paampon, yung ibon. Nagpalit kasi siya mula Personata, tapos nagpalit siya papuntang Badges. So, pinaampon niya sa akin para mag-focus lang siya sa mga Badges. Tapos, kung tama rin siya sa Badges, pwede niya naman na kunin yung paampon niya dito sa akin. So, habang hindi pa siya tinatamad sa Badges, paparamihin muna natin. Hahanapan muna natin ng pares. So, kung may magpares doon sa mga pinaampon niya, so, ibibenta ko yung mga naparesa nila. Ayun yung unang nangyari, yung may paampon na 4 na personata. So, yung masungit na green perso. So, ayun yung naghahanap ng away palagi doon sa flight cage. Pero nung pinaliguan ko na sila, nanahimik na yung flight cage. Wala na nagiging away. Tapos, nilagyan ko pa kasi ng nest box doon sa
flight cage. Kasi nga, kapag may ganun katapang na ibon sa flight cage nyo, kailangan nyo ng kahit isang nest box sa loob. Para yung masungit, kapag siya nakasakop ng nest box, hindi na siya makikipag-away. Kasi meron na siyang priority na dito lang siya na magiging masungit. Kung wala tayong nest box sa loob ng flight cage, pwede siyang rumonda-ronda sa mga pairing box, sa kada butas ng pairing box. So, kapag hindi tayo naglagay ng nest box, lahat ng butas ng pairing box ay sasakupin niya. Lahat ng papasok doon ay hahabulin niya. So, ganun. Kaya naglagay kami ng nest box sa loob para ayun na lang yung sakupin niya. Di na magkakaroon ng away o sakitan or sugatan or mga patayan. So, ayun ang pinakaginawa naming solusyon para maiwasan yung away. Tapos, sumunod na nangyari, mga ilang minuto, umakyat ulit ako. Pumunta ulit ako dito sa kwarto para mag-ayos ng mga gamit. Tapos, mga ilang minuto, 30 minutes ata, umakyat ulit ako. Pagtingin ko sa terrace, may ginagawa na sila. Si Maha at yung partner niya, nagmate na ulit sila. So, yung last time na in-upload natin na nagmate ulit sila second time, mukhang hindi sila successful. Kaya nagmate ulit sila para mag-try ulit. So, sana ito ay successful para magkaroon ulit sila ng inakay at para makapagparami pa sila. Tapos, yung sumunod naman ay yung may dayong personata. So, ayun ang pinaka malupit kaysa sa mating nila Maha. Yung may dayong bago ngayong araw. Ano pa ngayon? August 13. So, ang astig lang kasi binibenta ko kasi yung mga low mutation kong fisher. Tapos, yung bumibili, nanghingi ng panibagong pictures ng mga ibon ko, ng mga binibenta kong ibon. So, yung pag-akyat ko, nagkakagulo sila. Yung mga nasa flight cage, nagkakagulo. May tinitignan sila sa taas. Yung pagtingin ko sa pangatlong taas, sa pangatlong cage sa pinakataas, meron doon nakadapo na, ayun nga yung dayo, yung personata na bayo, sinara ko agad yung terrace. Nagmula pala siya sa terrace. So, yung terrace namin, so, yung kinamaha, nakabukas kasi lagi yon. So, panigurado, pumasok siya, papunta doon sa flight cage. Tapos, sumunod siya doon sa pinakataas na kulungan doon sa loob ng bahay. Yung pag-akyat ko, inakita kong may dayo, sinara ko agad yung terrace kasi masyadong open. Pwede siya lumusot ulit doon. So, sinara ko yung terrace, tapos pinasara ko yung mga bintana doon sa may kusina, sa may dining area. Tapos ayun, mabuti, nahuli. Ang pagkakaalam ko sa ID niya ay bayo siya na personata, pero tapos may pagka-itim-itim doon sa pakpak niya. So, hindi natin masasabi kung pied ba siya o hindi. Tapos, hindi ganun kaganda, hindi ganun kasunog yung ulo niya. Kasi parang transmutation na siya ng fisher at ng personata. So, kung itong ibon na to ay galing sa fisher, tapos sa personata na pinagpares, nagkaanak, ganito yung magiging itsura. Hindi masyadong sunog yung ulo nila. Parang nagiging faded yung kulay. Pero okay lang, may bagong dayo. Kung may maghahanap nito, kailangan ng maraming pruweba na sa kanya talaga. Kasi ito, mahirap ibalik kung hindi naman talaga sa kanya. Kasi wala naman siyang leg band. Wala siyang singsing na palatandaan kung kanino yung ibon. So, ito, kung may nawawalan ng ibon na ganito yung ulo, ganito yung pakpak, ganito yung pinakakulay, pwede naman natin sila ibalik. Pero syempre, mahabang proseso, kailangan nila na maraming pruweba na sa kanila talaga yon. Saka, nasa lugar din kung malapit ba o sobrang layo. So, ayun yung magiging basehan namin. Tapos, ayun, maganda yung mga nangyari ngayong araw. Hi. So, sana sa mga susunod na araw, maganda pa rin ang mangyayari. So, sana may dagdag na
na dayo o kaya mga nasa flight cage ko ay sana magpares-pares na para makapagbukod. Tapos, sa mga gusto palang bumili ng aking low mutation, so tatlo yung binibenta ko, nabili na yung isa. Dalawa na lang ang binibenta ko ngayon. So ito yung dalawang binibenta ko. So, mura na lang to sa mga malalapit. Pick up na lang po. Mura na to. 1,200 kada pares. So, dalawa na lang sila. So, ayun lang ngayong video. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin lang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. And mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.